Ayan. Good evening po sa lahat. Magandang gabi, teachers. Good evening, everyone. Kumusta kayo? Magandang gabi po sa lahat. Pa-share po ng ating live session natin tonight. Ayan. And don't forget to tag your friends. Mention nyo sila para sa ating free session ngayong gabi. Ayan. Hello sa ating 43 viewers. Ayan. Sige, dagdagan pa natin. At hello sa mga social studies major na naka-join na sa atin ngayon. Ayan. Magandang gabi sa inyo. Sige, tag nyo lang yung friends ninyo. And don't forget to comment saan ba kayong province para makita natin mula saan yung mga nanunood ngayon. Ayan. Good evening din kay Ma'am Jet from Negros Occidental. Ayan, sige, mention lang natin sila. Ayan, good evening din at sa mga nanonood sa YouTube. Ayan, nakikita ko dito sa StreamYard. Magandang gabi sa inyo. Sige, mention nyo lang or share nyo lang din itong ating, yung link ng ating live session tonight. Ayan, nag-iisa lang or at least, no, marami man dito sa Facebook o isa ka lang dyan sa YouTube. Ayan, hello po. Watching from Cagayan Valley, si Jasmine. Hello din kay G-San from Cotabato, si MB. Ayan, hello din kay Lizelle. Ayan, taas, kaway-kaway ang mga social studies or social science major dyan. Ayan, shout out from Cotabato City. So, shout out natin si Apple. Good evening kay Ma Abbas, watching from Tagasilay, Zamboanga City. Ayan. Watching din from Mindanao. Ayan, si Ray Ray. Good evening din kay Ma'am Ederlyn. Watching from Magandanao del Sur, si Angie Lena. Ayan. Sige, shout out natin yung nasa YouTube Live na si Jenesky Manuel. Ayan. Hello din kay Ray Mark. Uy, may kasama ka na. Ayan. Si Dindo. Watching from Masbate. Annalyn, watching from Palawan. Subic Sambales, si Lirad. Uy, Subic, hello. Social Studies, ayan, nagtinag na niya yung kanyang fellow let taker, no, from Social Studies Major. Thank you, friends. Good evening din kay Jane, watching from Southern Leyte. Okay, watching from Thailand. Sawadika, Alena, ayan. Sige. Ano lang po, no? I-mention lang natin ng i-mention yung ating mga kaibigan, mga classmates, no? Especially sa mga social studies major. And of course, teachers, let me promote. Meron tayong ongoing ang ating general education and professional education final coaching. Ayan. Nag-start siya last week, no, until, ayan, nilagay ko yan dito sa aking slides, ayan, September 7 to 18, and of course, ang ating mga majorship coaching, final coaching, ano po yan, mag-start yan next Tuesday, September 19 to 22, kaya especially sa mga may major subjects dyan, ayan, avail kayo, no, ng TCRC final coaching, and kung gusto nyong maambunan ng blessings, meron tayong pre-board and ayan, pabaon coaching din. So don't forget lang to message this Facebook page, Teacher Seppi, para mas malaman nyo yung buong detalye. Ayan, sige. We will start at exactly 8:10. Maghintay lang din tayo ng ating mga kapwa LPTs, 'di ba? Hindi matatapos ang 2023 nang hindi kayo LPT, o 'di ba? Let's manifest ngayon pa lang. Ayan, sige. From Masbate. Ayan, good evening Coach Chris, watching from Hong Kong. March taker po, sabi ni Nancy. From Lanao, ayan, from Palawan. La Union. Ayan, hello. Cotabato, Isabella. Ayan, Pangasinan with two kitties. Mati City. Misamis Oriental, Cotabato, Cagayan Valley, Kidapawan.
Ayan. Hi, ma'am. Thank you po. I am now LPT because of you and Teacher Seppi. Wow, nakakataba naman po ng puso yan, Ma'am April. Ayan. You're welcome po and congratulations. O, diba? Hindi dapat matapos ang 2023 nang walang tatlong letra sa dulo ng pangalan natin. Okay? Masaya makarinig ng ganitong comment, no? Ayan. So, sige, tag lang natin ang friends natin. So, for final coaching of major subjects, September 19 to 22, for only 300 pesos, teacher. So, direct message na lang si Teacher Seppi to know more about the details of our final coaching. Ayan, Sambuanga. Okay. I am now LPT last June 2022, Social Studies major din po. Ayan, si G-san. Quirino Province, watching from Magandanao. Sige, tag nyo lang yung friends. And ayan, salamat sa mga nag-share ng ating session tonight. Sige, share ko din sa aking mga previous students para at least... Diba? May free review, may free lecture tayo. Yan, sige. Yon, oy, Daryl, andyan ka. Ayan. Student natin sa major subject. Gusto ko ng 6 letters, tas one number, which is top 1. O sige, diba? Claim natin yan. Dapat ganyan ang ating mindset. Sabi nga nila, mindset daw. Mindset, diba? Ayan, from Alaminos City, Pangasinan. Ayan, sana teachers, no, yung mga previous sessions or yung mga previous drills na sinasagutan ninyo, I hope nabalikan nyo. Nabalikan nyo ba? Dapat nabalikan nyo, no, para at least yung mga previous questions na nagkamali kayo, at least ma-review nyo ulit yon. Okay, sige po, share nyo lang yung ating live ngayon. Ayan, ilang tulog na lang ba? Ayan, ready ka na ba? Tinanong nyo na ba sa sarili nyo? Pag ba nagigising kayo, tinatanong nyo ba yung sarili nyo? Ready na ba ako? Ayan, ready na ba kayo, teachers? 100% ready na ba kayo? Or more than 100% ready na? Meron ba dito 101% ready na ako, di ba? Di kayo mainip, 9 na tulog na lang. O, di ba? Parang countdown lang sa Pasko. Sabi kanina sa news, 100 days to go before Christmas. So, kung unahan na natin ang countdown para sa let. So, 9, ano na lang, 9 natulog na lang. Let na. O, oh, di ba? Excited ba ang lahat? Ayan, good evening. Mary Ann, Anoylo, and Trisha. Ayan, magandang gabi. Uy, from Guimaras Island, si Jessa, Batangas, si Raven. Ayan, wala bang Bulacan area dito? Ayan. Sige. Sige, 1 minute na lang. Sige po, again. Ayan, question ko ulit sa inyo, teachers. Kung nasagot nyo na kanina, gaano kayo ka-ready or handa na ba kayo? Ano naman yung mga paghahanda na ginawa nyo? Andiyan na ba? Available na ba ang ating red underwear? Lahat ba ay ano? May red underwear na? Okay. Ano pa? Ano pa bang mga preparations? Okay na ba? May room na ba? May school assignment na ba? Or may classroom assignment na ba? At least, no, a day or 2 days before the examination, at least mapuntahan nyo. Para, ano na kayo, familiar na kayo sa place, alam nyo na kung saan kayo pupunta, di ba? Hindi yung na-stress pa kayo habang hinahanap yung inyong classroom. Okay, so again, teachers, meron tayo ngayon ongoing ang ating final coaching for professional education and general education. So nag-start siya last September 7 hanggang September 18. Okay, so andyan ang ating top 1 coaches, of course, with Teacher Seppi and yours truly. And para po sa mga social science or social studies major dyan, and meron din tayong iba pang mga majorship coaching, no? May English, TLE, meron din tayong Filipino, MAPE, Values Education, ayan, pwede kayong mag-avail. So kaming 5 coaches nyo ang sasama sa inyo para abutin ang 3 letra
no, bago matapos ang taon. So mag-start po siya next Tuesday, September 19-22. Uy, meron ng classroom, sabi ni Eglen. Ayan, yung iba ba, meron ng classroom. Ayan, siguro per, ano siya, no, per region, yung pag-release nung room assignment at yung kung saan kayong school naka-assign. Okay, so let's start na, teachers. Sige, again, please like this video. Okay, like niyo yung Facebook page ni Teacher Seppy para at least ma-notify kayo every time na may mga live, free live sessions tayo, no, dito sa kanyang Facebook page. And tomorrow, kung ako nagkakamali, si Coach Joshua, no, ang magla-live bukas. So, top one natin na coach yan. Okay, so first question na agad-agad. Okay, tignan natin kung tumpak o ligwak. So, sanayin natin, teachers, no, na 45 seconds per question. Okay, don't forget to comment anong question number na tayo. Question number one, a vital legislation that authorizes expenditures and allocates the budget of the Philippine bureaucracy is the blank. A, Bill of Local Application. B, General Appropriations Act. C, Local Government Code. Or D, Administrative Code. Kalimutang ilagay ang number, no, para makita natin mamaya, delayed pala on your end, para at least makita ko ano na bang number ang sinasagutan ninyo. Okay, letter B. Most of you answered letter B. Pero may nakikita din ako, no, na nag-letter, ano ba? Ayan, puro letter B, no? Pero kanina parang may iba. Ayan, may nag-letter C. Okay, so letter B and letter C, no? Ayan, sabi ni Rodel, napapanahong issue, current events, especially now na, ano na, nasa budget deliberation or nag-hearing ang Congress and ang Senate, 'di ba, about yung budget na ipapasa yearly. So remember, teachers, annually po na nagpapasa ang ating Kongreso, ang Senado, no, ng budget, no, sa bawat ahensya ng pamahalaan. So the correct answer po, teachers, is letter B, General Appropriations Act. Ayan, tumpak ba o ligwak? Ayan, tumpak ba o ligwak, teachers? Ayan, marami pa rin. Ano na ako, may confidential funds pa akong nabasa, ha? Ayan, so most of you answered it correctly. Basta tandaan po natin, ano, when it comes to budget allocated, no, annually for the government, especially yung mga programs, no, yung mga projects, yung pagpapasahod sa mga guro, di ba? Pagpapasahod sa mga empleyado o opisyalis ng pamahalaan, no? Yung mga programa para sa mga komunidad, lahat po yan, no, included dun sa ipinapasa, no, o dun sa ipinopropose sa Senado at sa Kongreso. So ito po ay tinatawag na General Appropriations Act. So according po sa ating 1987 Constitution, indicated po yan sa Article 6, Section 24, the Legislative Department. So tignan po natin, no, all appropriation, revenue or tariff bills, bills authorizing increase of the public debt, bills of local application and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments. So remember, teachers, no, when it comes to budget, no, tandaan natin,
nag-start yan, of course, mga proposals per agency, no? Ipapasa sa DBM, 'di ba? Ang DBM magpo-propose sa Congress. Once na-approve na 'yan, pupunta 'yan sa Senado. Once approved also by the Senate, magkakaroon ng bicameral na tinatawag. Pag sinabi nating bicameral, from the word itself, yung from the kumbaga yung prefix niya na by, which means to, no, the Congress and the Senate. Pag once approved yan, ayan, so aaprubahan na yan. Okay, but of course, no, alam naman natin dumadaan sa proseso ang budget, kasi hindi birong usapan to, pera to ng taong bayan. Okay, when we also say GAA, no, GAA or the General Appropriations Act, most important legislation that Congress annually pass. Bakit po ito Congress annually passes? Bakit po ito isa sa pinakamahalagang legislation? Of course, without passing the GAA, wala po tayong budget, no, na mabibigay sa bawat ahensya. It defines the annual expenditure program of the national government and all of its instrumentalities. The expenditure program includes all programs and projects that are supposed to be funded out of government funds for the year. So, the correct answer po is letter B, General Appropriations Act. Next question tayo. Ayan, ma'am, ano po yung daga? Ano yun? Baka narinig nyo, GAA. GAA. So, ganun siya usually binabanggit, no? GAA, General Appropriations Act. Tama ba? Or ano yung daga? Yes, masisave to Wilson. No worries. After nung live natin, pwede nyo tong balikan. Okay, time's up. Sabi ko nga, sanayin ang inyong mga sarili na 45 seconds per item. Anong sagot ninyo? Okay, teacher, sure na ba kayo sa inyong sagot? Letter A ba ang tamang sagot? Letter A? Ayan, most of you answered letter A. Halos lahat, no? No? Okay, the correct answer po is letter D, cannot support or provide for the family. You know, bihira yung nakita ko na nagsagot ng letter D. Again, sabi ko nga ito kahagabi o sa mga previous live natin dito sa Facebook, lagi po nating titignan ng question, especially the word except. Ayan, the word except. Yan po yung minsan, no, nagpapamali talaga sa atin. Yan yung minsan na akala natin tama, pero hindi pala. O, di ba? Yan yung maraming mali last time, sabi nga ni Daryl. Okay. So, sabi po dito, intindihin natin yung question, ano? Lahat daw po ng binabanggit or lahat ng nandito sa options natin ay grounds for annulment, no? Liban sa, no? Ibig sabihin, ito lang yung hindi tinatanggap ng korte bilang grounds for annulment. So, the correct answer po is letter D, cannot support or provide for the family. Okay. Ngayon, ano po yung mga grounds for annulment? So, letter A, included po yan ha, lesbianism or homosexuality. Kasi nga, di ba, grounds for annulment yan since iba na yung choice niya, no? Halimbawa, yung asawa mo, iba na yung preference niya, iba na yung gusto niya. Siyempre, grounds for annulment yun. Kasi nga, possible na hindi masustain yung relationship since iba na nga yung preference o choice niya. Letter B, repeated physical violence or abuse, of course, no? Malaking grounds po ito for annulment, especially, no? May sakitan na or may abuse na na nagaganap. And of course, sexual infidelity or perversion. So ngayon po, tignan natin, no, what's the difference between annulment and divorce? And the Philippines po ba
approve ba ang divorce in the Philippines, teachers? Pag tinanong sa inyo ng PRC, may ano yung nag-exist in the Philippines? Nag-exist po ba ang divorce here in the Philippines? Ayan, ligwak, first time mabasang question. O, diba? At least may new knowledge tayo about annulment and divorce. Sige, tag nyo lang yung friends nyo para at least marami tayong matulungan at makapasang mga teachers. Okay, so in the Philippines, no, itong divorce, isa ito sa kontrobersyal, no, na batas na gusto sanang maipasa, no, at maipatupad dito sa ating bansa. But of course, since ang alam nyo naman, dito sa Pilipinas, no, conservative tayo at ginagalang natin yung esensya ng kasal at kumbaga mahabang ano pa to, mahabang paglalakbay pa para talagang matanggap, no. Sabi nga, parang iilan na lang yung bansa na walang divorce and included dyan ang Pilipinas. Okay, good evening kay Erica. Oh, hindi pa, diba? Oo, hindi pa. Okay, so ngayon, let's differentiate the two. What's the difference between annulment and divorce? So let's first define what is annulment. So when we say annulment, it is a legal procedure for declaring a marriage null and void. Meaning, no, talagang walang, kumbaga, hindi nag-exist, no? Yung kasal, no? Marriage is invalid. Pag sinabi nating annulment, as in parang walang kasal, na pawalang bisa ang kasal, di ba? Parang walang nangyaring kasal, no? Parang hindi nag-exist yung date of marriage na in reality nangyari. So that's annulment. So when it comes to marriage, yung binabanggit natin, marriage is invalid, no? In terms of proceedings, can be less messy and does not consider aspects like division of property, alimony, custody, etc. Okay, kay divorce naman po, legal dissolution of marriage by a court or of law, marriage is valid. Ayan, can be quite lengthy and considers aspects like division of property, alimony, custody, etc. So yan po yung difference between the two. So yan, good evening sa mga bagong dating sa ating live. O, di ba? Good evening po, beautiful Coach Chris. O, di ba? Ayan, good evening. Next question tayo. Which of the following is true about the Bill of Rights according to the 1987 Constitution? First statement, private property shall be taken for public use without just compensation. Second, secret detention places solitary, incommunicado, or other similar forms of detention are not prohibited by the Constitution. Third, no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. And fourth, free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person because of poverty. 45 seconds po. Okay. So most of you answered letter B. Ay, halo pala, no? May A, may B, may C, may D. Pero, most of you answered letter B and letter D. So tignan natin, ano? Tignan natin mabuti yung bawat statement, no? Let's analyze. But the correct answer, teachers, is letter B. No, third and fourth statements are true about the Bill of Rights, no, as stated in our 1987 Philippine Constitution. Okay, yung statement 1, bakit po siya mali?
Bakit po mali ang statement 1? Tandaan po natin ito, yung tinatawag natin na with just compensation, di ba? Kapag ang ating pamahalaan kinuha yung isang private property, no, for public use, dapat po yun ay may kaakibat na just compensation. Okay, which is, di ba, stated in the law of eminent domain. Okay? So, private property shall be taken for public use. Pwede po yun as long as well compensated or with just compensation ang nagmamayari ng property na yon. Okay? Tandaan yan. Second statement naman tayo. Secret detention places, solidarity, and communicado or other similar forms of detention are, dapat po yun ay, are prohibited by the Constitution. Pinagbabawal, no, yung i-abduct ka o kaya naman lalagay ka sa mga detention centers without, no, kumbaga walang kaso na ibinaba or walang arrest warrant, tas yun, tinorture or inabduct mo. So ano po yun? Hindi siya kinikilala ng ating batas. So ito ay ano, mali, prohibited according to our Constitution. Okay? Okay, ito naman pong third and fourth statement. So, correct po ito. So, no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. And, remember, no, we have free access to the courts. Tandaan po natin, no, lahat tayo. Kaya nga, di ba, mayroon, even though alam naman natin, medyo matagal ang process ng batas in the country, but at least, no, meron tayong tinatawag natin na mga PAO, yung Public Attorney's Office, no, nagbibigay sa atin or nag-cater ng mga free public assistance para sa mga Pilipino. So the correct answer is letter B. So Bill of Rights po, saan po matatagpuan yan? Anong article of our 1987 Constitution? Remember, Article 3 po yan of the 1987 Constitution. So, Bill of Rights contains the civic and political rights of an individual. The Bill of Rights dictates the relationship of the individual and the government. So, ano ba yung karapatan, ano, ng mga mamamayan, no, ng taong bayan, ng mga Pilipino, lalo na bilang sila ay bahagi ng sambayanan o sila ay bahagi ng bansa. Next. Question number 4. Why is the Nile referred to as an international river? 45 seconds. Okay, time's up, teachers. Anong mga sagot ninyo? Ayan, iba-iba ulit. May A, may B, may C. Okay, wala namang sumagot ng letter D. May nakita ba? Ay, meron din. So, lahat, no? A, B, C, and D. But the correct answer po sa ating question number 4, ano po kaya ang tamang sagot? Okay, the correct answer is letter B. It crosses 11 countries in Southeast Africa. So, located ang Nile River in Southeast Africa. So, Africa po siya. So, di ba? So, meaning, mali na agad itong letter A and letter C. Dahil ano nakalagay dyan? Anong kontinente? Asia. So, mali na natin agad yung A, mali na agad yung C. So, ang pamimilian na lang natin ay B and D. But, since China is also part of Asia, so hindi po ito bahagi ng Africa. China and Russia is not part of Africa. So, meaning, the correct answer is letter B. And remember, it is considered international since it crosses 11 countries in Southeast Africa.
Ayan, may information na naman, sabi ni Lila. Ayan, yes, Africa, no? Medyo nalito tayo kasi para silang AA, di ba? Asia and Africa. But remember, Nile River, siya po ang longest river in Africa and longest river in the world. It crosses 11 countries, again, in Southeast Africa. So, ang Yangtze, siya po ang longest river in Asia. Tandaan natin tong mga longest, biggest, no? Tandaan nyo yan. Ang Missouri naman ay sa North America. Ayan, Amazon ay South America. Onyx naman ay Antarctica. Murray ay Australia or Oceania. And Volga naman ay matatagpuan sa Europe. So, yan po ang longest river in the world. Okay, saan ang location niya? Ayan, dyan siya matatagpuan. Sa Cairo, di ba? Yan, sa Egypt. Yan, so it crosses 11 country. So, ganun siya kalaki. And of course, since it crosses 11 countries, no, nakakatulong ito sa production and agriculture, di ba? Ng mga bansa na sumasakop dito kay Nile River. Okay, next. Question number 5. Which of the following is or are correct about the Revolutionibus? First statement, it is a book written by Nicolaus Copernicus. Second, the Earth revolves around the Sun. Third, the Earth is the center of the universe. Or fourth, the Moon revolves around the other planets. Ano po kaya ang tama dyan? Is it A, statement 2 only? B, statements 1 and 2? C, statements 1, 2, and 3? Or D, 1, 2, 3, and 4 are all correct about the Revolutionibus? Okay, time's up, teachers. Anong mga sagot ninyo? Ayan, nahati, ano? Sa dalawa, letter B, may nagle-letter C. Okay, sabi ni Lila, dami question. Dito ko lang na-encounter. O, mas marami po yan. Lalo na sa final coaching. Okay, the correct answer po. Sino kaya? The correct answer is letter B. Okay, so there will... The Revolutionibus, it is a book written by Nicolaus Copernicus. And remember, si Nicolaus Copernicus po, naniniwala siya na the Earth revolves around the Sun. Okay. On the other hand naman, itong third statement, the Earth is the center of the universe. Sino po ang nagsabi niyan? Ang nagsabi niyan ay si... Kilala niyo ba, teachers? Si Ptolemy. Okay, so yan yung difference between the two. Si Ptolemy, sabi niya, yung Earth is the center, no? Ang sabi naman ni Copernicus, no? Itong Sun po, it revolves, diba? The Earth revolves around the Sun. So meaning, yung Earth ang gitna, no? Ganun yung difference sila. Si Ptolemy, Earth ang gitna, si Copernicus naman, Sun ang nasa gitna, and the Earth revolves around it. Ayan. Galing. Sabi ni Daryl and Jer Ptolemy. So, correcto pa. Next question. He argued that the human population would surpass the limit where the world's resources can sustain human life. A. John Stuart Mill. B. Adam Smith. C. Thomas Malthus or D. Jeremy Bentham. 45 seconds. Uy, hello Jason. Parang kagabi lang ha. Nagpuyat sa Prof. Ed.
Uy, andiyan ka ngayon. O, di ba ganda daw ng ating PowerPoint presentation? Thank you. Last 10 seconds, teachers. Type in your answers. Ayan, letter C, ha? Parang majority of you answered letter C. Okay, time's up. The correct answer. Basta tandaan po natin, no, na balang araw daw, ang resources in the world, sabi niya, nung panahon na yun, matagal na yun, pero ang galing niya, no, na balang araw, nadami, lalaki ang populasyon ng buong mundo and mahihigitan na ng populasyon natin ang current resources na mayroon ang mundo. So that is Malthusian theory. Of course, ang proponent po nito ay no other than letter C, Thomas Malthus, the Malthusian theory. So according to Malthusian theory, human population would surpass the limit where the world's resources can sustain human life. Which is, diba, totoo siya, no? Nagkakaroon tayo ng scarcity, diba? Lumiliit yung resources habang, ano pong nangyayari? Lumalaki ang populasyon sa buong mundo. Okay? Next question tayo. Okay, before we go to our next question, tignan muna natin sino-sino ba itong mga karakter na nilagay natin. Di ba parang kwento lang, ano? Okay, so first, John Stuart Mill. So, sino ba siya? So, stated supply and demand. Siya po ang dahilan bakit tayo may supply and demand concept. Di ba before, alam lang natin, supply, ayan, yung current na mga products or current na mga needs na pwede nating gamitin, demand naman, di ba? Parang magkaiba silang konsepto. But John Stuart Mill, sabi niya, no, may relationship yung dalawang bagay na yon. And of course, may relasyon din sa presyo o posibleng presyo. So like for instance, ano pong mangyayari kapag ang supply ay mataas? No? Mataas ang supply, mababa ang demand. Ano kaya ang possible effect nito sa price? Ayan, good evening din kay Ma'am Inday. Ano kaya ang possible impact or effect kapag ang supply ay mataas pero ang demand naman napakababa? No, halimbawa, oh, ngayon, ano ba ang usong prutas ngayon? Kung dito sa Bulacan, usually ang nakikita ko, ang dami-daming rambutan. Ayan, sinong mahilig sa rambutan dito? Di ba parang ang dami-daming rambutan, parang lahat nagtitinda noon, ang dami-daming supply, no? Pero kapag mababa ang demand, anong mangyayari doon? Ayan, na-recall na. Yes. Surplus value, di ba? Ang mangyayari, oh, Milansonis, nakakagutom naman tong kwentuhan natin. Ayan, so di ba ang mangyayari doon, since marami, no? Parang mga gamit lang abroad, di ba yung mga surplus na yan, yung tinutukoy ninyo, ang mangyayari doon, di ba, ay bababa ang presyo. Dahil since madami siya. Okay, ang galing. Ngayon, next naman, sino naman si Adam Smith? Ayan, sino naman si Adam Smith? Okay, so an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, yan yung isa sa pinaka-popular na akda, no, ni Adam Smith. Okay, so ito si Thomas Malthus, Theory on Population or the Malthusian Theory. And Jeremy Bentham naman, siya yung proponent or siya yung nagsabi ng konsepto ng utilitarianism, which means greatest good for the greatest number. Ayan, rambutan po even here in Bohol. Decrease ang price. Father of economics tuloy, no? Father of economics, yes, Adam Smith. Ayan, the price will fall if the supply increases and the demand is low. Okay. Surplus. Okay, and supply. Yes. Modern economics. Yes. Ah, diba? Wow,
Ako, may mga kumakain ng rambutan. Ano? Ang ganda ng atin. Napapanahon ang ating example. Ayan, sige. Kain nyo na lang kami. Okay, si Thomas Malto. So, yan yung ilan sa mga information about him. And he is an economist back then and a philosopher then, known for his population growth philosophies, noted for the Malthusian growth model, and founder of the Statistical Society of London. O, diba? Magaling pala si paring Malthus sa statistics. O, diba? Okay, next question tayo. Which of the following statements is or are correct about economics? Teachers, ha, remember, maraming questions na lalabas na ganyan, hindi ganyan na ganyan ha. Pero yung type of question, like yung may except, not, the following statements are true except, or not true except, accurate except, tapos yung mga kapipili ka among the statements, sino yung correct or sino yung incorrect. So pay attention tayo sa hinihingi. Once alam na natin ano yung hinihingi, kung correct ba or incorrect ba, then, move forward tayo sa mga statements, i-cross out nyo na agad yung unnecessary, then go na kayo dun sa ating options. Ipo-post ba yung live na ito? Yes, pwede nyong balikan later, lalo na sa mga medyo na late. Ayan. Kamusta po kay Sir Joshua? O, di ba? Namiss nyo na ba si Sir Joshua? Parang siya kanina ang nag-live, no? Dun sa group kung nandoon kayo. I-share niyo po ba itong live na to? Pwede nyo nang i-share to sa inyong mga group chats or sa inyong mga Facebook, page, tuloy, Facebook, feed, di ba? Para at least sa inyong profile, para at least mamaya babalikan nyo na lang. Uy, favorite ang rambutan. Okay, so what's your answer, teachers? 7 na pala, sabi ni Daryl. Okay. D, C, ayan, letter D and letter C, no? Watching from Nueva Ecija, sige, shout out natin si Redmir. Okay, nag-chismis lang ako. Okay, the correct answer po is letter C. Okay, the word oikonomia is not a Latin word, kundi ano po siya? It is a Greek word. Okay, that means supply and demand. No? Supply and demand ba? Ano ba ibig sabihin ng oikonomia? Supply and demand po ba ang ibig sabihin nun? Okay, it means management or of a household, no? Or, di ba, it composed of two words, oikos, and, di ba, it usually means or translated as household, di ba? Okay, so hindi po ibig sabihin nito ay ano, supply and demand. Yes, household management. Yes. Okay. Correct ba? Ano ba? Ligwak or tumpak? Ayan. Greek word. Uy, kagaling oh. Di ba na ano nyo? Na-rationalize nyo agad. Okay. So, punta naman tayo sa second statement. The two divisions of economics. Correct po yan. Dalawa lang yan, which is the micro and the macro economics. What else? Microeconomics is concerned with how supply and demand interact in individual. Ang clue natin, ha? Basta sinabi nating microeconomics, individual agad yan, no? Individual or small group of people, no? Pag sinabi nating microeconomics, ang clue, pag sinabi nating individual, household, or small group, di ba? Microeconomics agad yan. On the other hand, pag nakita natin agad economic progress, nation, society, no? Or economy as a whole, so that is macroeconomics. So micro maliit, macro malaki o pang malawakan o pang kabuuan. Okay? Sabi ni Jeremy, o, di ba, napakalinaw po ng discussion mo po, ma'am. Okay. Salamat po sa pag-appreciate ninyo. Kaya, teachers, ha, if you want to join our final coaching, pabaon coaching, meron din tayong pre-board,
Okay, ano lang, message na lang si Teacher Seppi. Tumpak. Ayan, mga tumpak, tumpak. Okay, next question tayo. Question, explain pa natin, no? Basta economics, study of scarcity and its implications. So ano ba yung suggestion ng ating mga economists when it comes to the scarcity or problems in relation with our economy? Di ba kung minsan i-interviewin yung ekonomista dito sa ating bansa, di ba? Usually, tatalakay nila ano yung issue na kinakaharap. For example, ano po ba yung issue natin ngayon when it comes to agriculture in the Philippines? Di ba? Yung bigas, yung mataas na presyo ng sibuyas, di ba? Yun yung mga recent issues natin. As a social major teacher, dapat alam natin yan, ha? Kasi alam nyo naman na meron tayong trends, di ba, na subject para at least updated tayo. Kaya teachers, basa kayo ng mga current news online. As long as reliable yung source natin, basa kayo or makinig kayo ng mga online streaming, kahit na nagluluto or may ginagawa kayo para at least, ano kayo, equip kayo with current trends and issues, no, na mayroon tayo. Okay. Sige, Jason. Nag-promote, no? Manager Jason. Okay. Sige. So, ayan. Next tayo. Ito, to understand, no, the difference between the two, micro and macro. So, tingnan nyo lang to. Micro individual household production firm, so maliit na grupo, no? And when we say macro naman, yung kabuuan. So if we talk about GNP or the GDP, no, ano po yan? Macroeconomics agad yon. Next question. What is the economic problem between having unlimited human wants and needs but only having limited resources? 45 seconds po. Teacher, pwede ba sa major, English major po? Yes, pwedeng-pwede. Message na lang si Teacher Seppi itong kanyang Facebook page. Ngayon po, egg naman ang mataas. So, nga napansin ko rin, no, medyo mataas ang ano, presyo ng itlog ngayon. Sige, binabasa ko yung ilang mga comments ninyo. Recorded po ba to? Yes, na-miss niya ang early, ang kaninang mga question. Yes, recorded to. Ayan, most of you answered letter D. May nakita din ako na C. The correct answer po is letter, ano kaya ito? Ano kaya ito? Okay, the correct answer po is letter D. Remember, no, unlimited human wants and needs, but having ang atin pong clue dito, limited resources. Again, pag sinabi nating scarcity, only having limited resources. Konti lang ang resources mo, konti lang ang pagkukuhanan mo ng pangangailangan mo at ng kagustuhan mo. So that is scarcity, 'di ba? Kakulangan, no? May kakulangan since hindi nga sasapat, no, yung current state or current resources na mayroon ka. Limited ito. Yes, limited ang clue natin. Again, pag sinabi nating scarcity, limited resources. Kapag nakita nyo na agad yung limited resources, scarcity na ang isasagot ninyo. Okay, when we say distribution, let's differentiate, no, itong mga words na nilagay natin. When we say distribution, to spread the products throughout the marketplace such that large number of people can buy it. So, dinistribute mo, no, parang in layman's term, no, parang isang distributor na yung produkto mo, ilalagay mo sa iba't ibang mga pwedeng ilagay para mabili ng tao. No? When we say production naman, paano mo ginagawa? For instance, ang isang produkto, so ito ay isang proseso. So the process of making or manufacturing goods and products from raw materials or components. When we say consumption naman, paggamit. Distribution, pagbibigay sa market,
pagdadala sa market, production naman, paano ginagawa, proseso ng paggawa, consumption naman, paano yung paggamit. So, use of goods and services by households. And, scarcity naman, tandaan, the demand for a good or service is greater than the availability of the good or service. So, ano po, no? Unlimited ang needs natin. Alam nyo yan, bata pa lang tayo, may needs tayo until, di ba? Tayo ay hanggang dito sa mundo o habang tayo ay lumalaki, di ba? Unlimited ang wants, unlimited ang needs, of course. Ngayon, since limited ang resources, that is scarcity. Next. Question number 9. Which scenario, though? So, apply na natin. Ano ba yung concept of needs? Which scenario best portrays the concept of needs? A. Ariana work hard to pay his husband's debt due to online sabong. Abongga ni Ariana, no? Isa siyang ulirang asawa. Ayan. B. Taylor, a mother of two, works hard to pay for her child's tuition. C. Billy, use her savings to join her friend in Boracay. Or D. Olivia saves 40% of her salary to buy skincare products such as sunscreen, toner, lipsticks, etc. 45 seconds po. Okay. Ayan, o, diba? Very good yung sinabi ni Charmaine. If we will, kumbaga, choose one word to describe itong mga options natin sa question number 8. Maganda to. When we say distribution, yung spread, production process, consumption use, scarcity, limited needs, or limited resources. Thank you, Charmaine. Letter B. Well, sure na ba kayo sa letter B? Sure na ba? Ayan, needs pala. Letter B ba? Hindi ba ano? Hindi ba letter D? Di ba needs na naman natin yan? Yung lipsticks, toner, sunscreen. Kasi syempre, di ba? Ang init-init kaya ngayon. O kaya wala bang sasagot ng letter A dyan? Di ba bayad sa utang? Okay, the correct answer, teachers. Of course, letter B. Correct po. Tumpak ang lahat. Okay. So, letter A, hindi naman needs yan, no? Online sabong. Ang sabong ba needs yan? Di ba luho yan? Di ba ano yan? Luho siya. No, kaya mong mabuhay. Pag sinabi kasi nating needs, teachers, ay ano yan? Without these things, hindi ka mabubuhay, no? You can't survive the world, di ba? Without needs. No? So, yung letter A, online sabong, luho yan, X ng, ano yan, X agad yan. Si letter C naman, okay, leisure yan eh, di ba? Gala, travel, Boracay, ayan. Okay, so wants yan. Okay? So, ano po yan? X na rin agad. Yung letter D naman, o di ba? Pwede ka naman ding mabuhay without sunscreen, toner, di ba? But, of course, ang letter B considered as, ano yan, need since education, di ba? It is our right, no? And, mahalaga ito for us also to survive. Ayan, ka-arte, ha? Once, ayan, ano pa? Tumpak. Ayan, lahat tumpak. Okay, so what's the difference between the two? When we say want, that's your desire. So, pwede kang mabuhay without it, no? Kapag needs naman, it is necessary or essential. Yes, mas importante ang needs kaysa wants. Next question tayo. Okay, let's talk about Karl Marx. So, which of the following statements is or are correct about Karl Marx? First statement, he argued that capitalism is the root of economic crisis. Second, he claimed that capitalist society only favors the upper class, not the lower class. Third, he emphasized economic determinism. And fourth, he believed that society would benefit from capitalism. Okay, 45 seconds.
Nagsasalita ako, nakamute pala ako. Ayan, sige. May letter A, may letter B, may letter C. Okay, tignan natin. Ano ba? Ayan, walang nagsugot ng letter A, ano? Most of you, letter C. Okay, the correct answer po is letter C. Okay, statements 1, 2, and 3 are all correct about Karl Marx. So, sino ba si Karl Marx, diba? Mahalaga yung kanyang writings like Das Kapital, ano ba? Communist Manifesto, diba? And yung kanyang mga teorya, diba? Tungkol sa kontradiksyon at tungkol sa development ng ekonomiya, no? At kung paano mayroong pagsasamantala at may nagsasamantala sa ating lipunan. Okay, so according to Karl Marx, capitalism, ayaw niya dito, no? Because, no, he believed that it is the root of economic crisis. So lahat daw ng pang-aapi, pagsasamantala sa manggagawa, no, sa tao, ay nagmumula sa kapitalismo. Second, he claimed that capitalist society only favors the upper class, not the lower one. So since ang mga kapitalista, di ba sila yung considered na member ng upper class, so hindi siya favored dito. Since, ano po, pinapabura nito ay yung para lang sa kanila at hindi sa kabuuan. So, second statement is also correct. Third, he emphasized economic determinism. When we say economic determinism, no, naniniwala si Karl Marx na, di ba, malaki ang impact, malaki ang epekto ng ekonomiya sa politika at sa kultura ng isang bansa o ng buong daigdig. Yung fourth statement, bakit po siya mali? Bakit mali ang fourth statement? No, he believed that society would not, dapat dyan ay would not, benefit from capitalism. If nakita natin, would not benefit from capitalism, tumpak yan. But since ayaw niya kay capitalism, X kay Karl Marx, no? Hindi uunlad ang bansa kapag may capitalism. According to Karl Marx. Ayan, gamit na gamit daw si capitalism. Ay, si capitalism talaga. Si Karl Marx, according to sa balita, kay economics. Okay, so letter C is the correct answer. Okay, so we're done, teachers. Out of 10 questions, nakailan kayo? Sige nga po. Out of 10 questions, nakailan kayo? Sige. Ay, hindi ko naalis yung heading and subheading. Ano. So, yan, si Karl Marx. Sige, habang tinatype nyo yung inyong mga scores, out of 10 questions, nakailan kayo? So, let's talk about Karl Marx po. Born May 5, 1818. So, ang tagal na, no? Kumbaga, atrasado pa most yung lipuna, no, ng most of the countries. Died March 14, published yung Communist Manifesto with Friedrich Engels, yan yung kanyang besi. Ayan, and aside from Communist Manifesto, nandiyan din ang Das Kapital, no, and believe in the labor theory, presented a great challenge to laissez-faire economics in Das Kapital, yan yung binabanggit kong isa pang readings niya, and developed the theory of historical materialism. Okay, so nakailan po? Ilan ang inyong scores out of 10 questions? 8 over 5, may naka 5 din, at least, no, 5 and above. 3 over 3 kasi nagkakasimula lang. 5 over 10, bitin naman, lila, dahil dyan, avail ka ng final coaching para at least, di ba, more questions. Kasi per day, teachers, ha, promote ko lang din, per day ay, 150 questions every day. So, since we have 4 sessions, no, so 4 times 150, may math major ba dyan? 4 times 150, so may 600 questions kayo na babaunin for licensure examination for teachers next week. O, diba? Ayan. Hello sa mga bagong dating. Pwede nyo itong panuorin ulit. Ayan. May kanta para ma-motivate. O, yung kanta natin, yung concert natin, ano yan? Sa final coaching natin yan, ano, ititira. Ayan. Sige. So, yan. Sabi nyo nga, you learned a lot. I hope you learned a lot nga tonight. And I hope at least, no, you learned something about our discussion
about economics, no, history, geography, and trends then and issues na mayroon tayo and ang ating daigdig. Okay, so ayan, sige, done na po. Yes, out of 10, ayan, naka 10 questions na tayo. Okay, so thank you so much, teachers. And I hope nag-enjoy kayo. Tomorrow, mayroon ulit tayong live session with Coach Joshua. Tomorrow and Sunday, kung ako nagkakamali. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, thank you so much. And see you again sa mga susunod nating budulan, no? Na session dito sa Teachers Happy Facebook page. And teachers, no, I'm encouraging you to enroll sa ating final coaching next week. So yan, pinaghahandaan niya ng inyong mga coaches. Okay, again, thank you so much and pahinga na tayo, teachers. Good night, everyone. Maraming salamat sa inyo and pwede niyo tong panuorin ulit mamaya after our live session. So thank you so much. Bye-bye!